Halos dalawang dekada na ang pumapasada ng kanyang pampasaherong jeep si Tatay Domingo. Nangangamba siyang hindi na maibiyahe ang kanyang traditional na jeep sa isinusulong na PUV modernization at consolidation, kaya lalahok siya sa tigil pasada. Kailangan mababago, kaso unti-unti lang. Unti-unti lang ang pagbabago. Hindi naman yung biglaan. Kung bibili ka ng bagong jeep, pagkano lang? Nasa 700, 600, maganda na, bago na. Binansagang hari ng kalsada ang mga tradisyonal na jeep. Kaya para sa chopper na si Isagani, sakaling i-phase out ito, mangangahulugang wala na silang maipapamana sa susunod na henerasyon. Kung maaari, huwag nyo na pong tanggalin mga jeep. Nilinaw ng transport groups na suportado nila ang modernisasyon. Pero sa ngayon, nauunawaan nila ang hinaing ng ilang kasamahan. Ang hangad namin, ibatas muna. Ang hiniiyak po ng lahat ng hanay namin, pag nawala ang prangkisa namin, patay na po ang pamilya namin. Nakasakay ako ngayon sa isang modern jeep dito sa Quezon City. Air-conditioned ito, may CCTV at napakomportable ng mga upuan. Ito rin ang gusto ng ilang transport groups. Pero para sa kanila, kailangan munang masagot ang ilang katanungan sa PUV Modernization Program. Isa na rito ang issue ng industry consolidation o ang pagsama ng mga jeepney drivers at operators sa isang kooperatiba o korporasyon dahil hindi ito posible sa itinakda nilang deadline. Hindi nga kayo handa, paano kayo magko-consolidate kung hindi kayo nakahanda? Parang pinasurrender na ninyo yung kanilang mga hanap buhay. Natatakot din ang isang grupo ng taxi drivers na baka pati sila ay madamay sa planong modernisasyon ng gobyerno sa mga susunod na taon sakaling ipilit ang electric vehicles sa kanilang pasada. Hindi po kami nakonsulta dyan kung gusto ba naming mga taxi driver yung electric. Baka magulat na lang po kami. Nitong Enero, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order para tanggalin pansamantala ang taripa ng electric vehicle parts. Para kay Marcos, mapipigilan nito ang pagdepende ng bansa sa imported fuel sa transportation sector. Makakatulong din umano ito sa energy security. Pero kung may tutol, may pabor din sa modernisasyon gaya ni Mang Demetrio. Ilan din sa mga bagong patakaran sa ilalim ng isang kooperatiba ay ang linggo-linggong pasahod kumpara sa arawan sa ilalim ng boundary system. Mas madali nga ito kasi unang-una naka-aircon ka. Pangalawa, malambot ang mga gamit nitong ano. Hindi ka tumakamukha sa jeep, matigas manabela. Hindi ka kayaanin ng iba. Naka-heightened alert naman ang Philippine National Police simula ng alas 12 ng umaga sa Lunes para sa isang linggong strike. Lahat po ng available resources po ng PNP ay ilalabas po at pati na rin po yung ating mga personnel na nagre-render po ng admin duties ay ilalabas po natin yan at i-deploy po sa mga pangunahing kalsada. Sa Pampanga, sinuspinde na mula March 6 hanggang March 8 ang lahat ng face-to-face classes sa lahat ng antas. Ipapatupad din ang isang linggong alternative delivery mode sa Lucena City. Sa Davao City naman, hindi sasali sa isang linggong tigil pasada ang transport group na Southeastern Mindanao Diversified Operators Cooperative o SEMDOC dahil daw sa malaking pagkalugi ng mga tsuper. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bukas sila makipagdialogo sa mga tsuper at mas palawigin pa ang PUV modernization. Job Manahan, ABS-CBN News.